jab with the left hand. Jab, yeah. Tapos shoot mo na yan. Diba? Well, pinakamahirap and pinaka-favorite ko rin is butterfly. Siguro sa parkour kasi meron kang freedom. Ni Kapamilya actor Marco Gumabao ang pagiging athletic. Sa murang edad ay minulat na siya sa sports ng amang si Dennis Roldan. My dad kasi, since he was an ex-PBA player, when I was a kid, talagang basketball talaga. Tinuruan niya ako as in, kung paano mag-dribble, lahat. May court kami sa house. Every day nag-practice ko ng dad ko before. So yun, parang I learned to love the sport of basketball. And then when I grew up, parang I wanted to try another sport man, which was Muay Thai. And I also liked it also. Muay Thai kasi, first of all, I have long legs also. So parang naisip ko na it can be an advantage also for me. Since mahaba reach ko and I'm flexible also. So parang sabi ko, I can kick high, I can kick fast. So I tried Muay Thai para mas lalo ko pa ma-exercise yung legs. Sa pagkakataon ito, ibinahagi sa atin ni Marco ang kanyang fitness regimen at basics ng Muay Thai. Okay, so sa Muay Thai, may apat na maligang gamitin. Dalawang, syempre, dalawang kamay mo, yung dalawang paa mo. Syempre, ganito yung stance mo dapat. Left foot forward, so yung right hand mo nasa likod. So ito yung jab with the left hand. Jab yan. Yan, yung jab. It's straight naman with your dominant, hand. And then, ito naman, kick. Ang importante kapag magkikick ka, yung left foot mo, nag-twist. Kumaganyan siya. Mas malakas kapag may twist ka. Also, you have your elbows and your knees. So, elbow muna tayo. Right elbow. Dapat parang pa-slice. Pababa siyang ganyan. Or knees. Yun. Left and right knees, pwede mong gamitin kahit kailan. So, may tayo, may tatawagin tayo na clinch. Pag nakaganyan ka, pwede mo silang tumurin. Yun, basically, that's the basics of Muay Thai na pwede na kailangan nyo matutunan. Hindi maikukubli na nasa dugo ng 17-year-old young actor ang talento sa pag-arte. Ako bahala sa'yo. Anak siya ng dating matinee idol na si Mark Anthony Fernandez. Sa susunod na makipag-date ka, mas maganda siguro doon sa hindi matawang lugar. Isa sa promising teen actors ng kanyang henerasyon, si Grae Fernandez. Na-imitation siya kanina sa school ate. Pero maliban sa showbiz, may iba pang pinagkakaabalahan si Grae, na miyembro rin pala ng varsity team ng kanyang eskwela. Actually po yung basketball for me talaga it's a very very effective stress reliever. Kasi like you know when you're working, when you're at school, ang dami talaga iniisip. When you're on the court, when you're playing basketball or you're playing kahit hindi man basketball, kahit ibang sport 'yan. Nawawala yung mga problema mo, parang nasa vacuum ka. So you're just thinking about the game, you're just thinking about what you're gonna do in the game. Your competitive side lumalabas yung natural. So, yun yung first drill ko or warm-up ko bago ng game. Siyempre, yung shooting drills ko. Siyempre, like, before you shoot outside, kailangan mo muna mag-shoot sa malapit para ma-ano mo lang, para ma-practisado mo lang yung stroke mo kahit sa malapit. Ito yung pinaka-importante actually part. Para, kasi everyday, medyo nagbabago yung, ano, yung internal balance mo eh. So, kailangan mo talaga lapitan muna yung basket before you shoot outside. Yung mga first tries mo, hindi muna siya papasok. Hanggang mo perfect mo yung malapit muna. Makikita nyo, makikita mo pag malapit na, range, makikita mo yung mali mo sa shot mo. Tapos doon ka na magsa-start ng palayo ng palayo. Ayun, syempre sa sports, isang big advantage mo dapat yung unpredictability. So kung right-handed kang player sa basketball, kailangan mo talaga gamitin yung offhand mo, which is the left hand, in my case, the left hand. So, every time na pwede mong gamitin yung left hand mo, at kaya confident ka gamitin, kailangan mo gamitin at kailangan mo pag-practicean.
Kasi pag right hand lang talaga gagamitin mo every time, edi alam na ng kalaban mo at may advantage na siya kung anong gagawin mo. So yan, kailangan mo lang i-practice sa drills yung mga left hand layup. So, di ba? Every time, mga ilang beses yan dapat. Within the game, practice habon yung master mo na yan, hindi ka na mag-miss kahit left hand yan. So yun yung second drill ko para sa inyo guys. So yun guys, yung third tip ko or yung third drill, yung defender mo medyo malayo yan kasi nakaset na kayong play or na-breakdown yung defense. Yung mindset niya, ibablock yung shot mo or whatever. So ang kailangan mo gawin, mag-shot fake ka na mag-shot ka. One dribble or two dribbles, tapos shoot mo na yan. Diba? Kailangan maging unpredictable ka ngayon. Sinabi ko kanina, kailangan maging unpredictable. Pakita mo sa kalaban mo, dapat iba every time. Shot fake, sidestep. Anin mo na yung area. Gusto ko na dumiretso, crossover. Sidestep to the right. And sure ball. He's won 7 gold medals in a single UAAP season, a 3-time UAAP MVP, and a multi-awarded swimmer who brought home several recognitions from international swimming competitions. Rosie, you're so lucky because our celebrity swimming coach for today is Mr. Ernest Lorenzo D, or as we know him, Enchong D. Hello, everyone. Certified UAAP great. Hi, Enchong. Welcome Hello. To our show. Kanina tinanong ko si Rosie kung ano yung pinakamahirap. Gusto ko tanongin, Enchong, ano ba yung pinaka-favorite mo na stroke or move sa swimming? Well, pinakamahirap and pinaka-favorite ko rin is butterfly. Butterfly stroke, nako. Perfect. Perfect na perfect, Rosie, because dahil ano nga, favorite nga ni Enchong ay matuturuan kanya. Ito nga si Rosie, nahihirapan doon. So, meron ka bang gustong ibigay na tips or ano ba yung mga dapat malaman ni Rosie about it? I always say sa lahat ng swimmers and non-swimmers, always close your hands. Yung fingers mo dapat dikit-dikit kasi syempre kapag nakagayon dumadaan pa yung water, di ba? So ito, talagang yun yung secret technique ko even when I was still competitive swimmer. Close hands. Close hands. Noted. Make sure na nakaganito to because this is the part where we aakit yung buong to, like yung upper body. So pagano. And then number two, kapag bumapasok yung kamay mo, hindi pagano. Because you're missing the part where in the water you can grab the water. Ako personally, I do letter S. So just try to remember that. Okay. Number three, when you kick, walang hangin sa ankles, pero sa ilalim lang, pero may web. Nakalalabas yung web mo sa water. Yun naman, that will carry you para pagkaito ka sa water. Hindi yung nakagano. Ano naman yung mabibigay mo na tips for those who would want to start to try na mag-swim? Si Rosie, ngayon, sinubukan niya nang balikan yung pag-swim. First, you really have to
enjoy the sport. You really have to love the sport para kahit gaano kahirap, kahit gaano ka busy ka, kahit gaano kasakit yung katawan mo, you will really train for it and work hard for it and improve yourself because you love the sport. So I always say that's the number one rule. That's the number one tip. And it's worth the pain. Worth the pain. It's worth it. Sa sport na basketball, hinanga ng Kapamilya actor na si Gerald Anderson. Isa siya sa mga celebrity na mahusay sa paglalaro ng nasabing sport. Pero alam nyo ba na may iba pang kinahuhumalingan si Gerald pagdating sa larangan ng palakasan? Hey guys, mga ka-sports you! Ang gagawin natin ngayon ay mag-isitin tayo sa isang parkour class, syempre kasi ng mga bata. So yun, isusurprise natin sila at bibigyan ng konting tips. So ito na, tara! Kayo maingay ha. Let's go! Okay, action! Here's our special guest, Gerald Anderson. Okay, he's gonna be joining our workshop. Introduce ako sa parkour dahil sa Tiago Aket. Yung character ko kasi doon, kailangan kakaibang yung skills niya. I-research ko, tapos nung nakita ko, sabi ko, oh my God, parang ang hirap nito, sabi ko. So the first day na nag-training ako, doon pa lang, yung parang medyo alam ko na, hindi, kaya ko to. Pero parang nung ginawa ko, parang sobrang sarap. Aminado ang aktor na kinabahan siya nung unang ipagawa sa kanya ito. Kabang-kaba ako, sobra. Kasi prone to injury talaga yung sport na to. But that's yun yung beauty of it, eh. Pag-ingat, pero at the same time, kailangan mo yung confidence para gawin yung move na yun or para gawin yung talon na yun. Naalala ko sa Tiago Aket, may isang stunt kami. Tatanon ako sa mataas na mataas sa building. Sabi ko, Drek, may double ba ako? Sabi niya, oy, kasi yung EP namin, ayaw pumayag, eh. Natatakot siya. Sabi ko, oh, sige, hindi ko po gagawin. Pero pag akit namin sa taas, sobrang taas talaga, sabi ko kay Drek, sabihin mo sa system, i-roll mo yung mga camera. Tapos biglang, boom! Tumalun ako! Narinig yung EP ko, ako kasi alam ko naman safe eh, kasi chinek ko lahat. Yung thrill, yung adrenaline na yun, ibang-iba. Mahirap mang gawin. Ibang klaseng fulfillment naman daw ang naibibigay nito. Siguro sa parkour kasi meron kang freedom. Parang kahit ano, pwede mong gawin. Bukod sa physical strength at malakas na resistensya, nakatulong din daw ito ng malaki sa pagkatao ng aktor. Number one is discipline kasi yung disiplina mo pumunta sa practice, yung disiplina mo maging fit para magawa mo yung mga kailangan gawin pagdating sa parkour. Para sa totoong buhay, kapag may takot ka, parang lagi nandito lang yun. Kasi pag nalagpasan mo yan, sabihin mo, ah, wala pala yun. Kung ano yung pangarap nyo, kung ano yung gusto nyo gawin sa buhay, gawin nyo. Sarap.